Welcome! It's me, Ev. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe, pati click ang notification bell para lagi kang updated. At para sa mga kapwa kong mental health warriors, supportahan ninyo ang channel na to dahil ito po ay para sa ating lahat. At kung may makita kang ads dyan, huwag mo din sanang skip. Patapusin mo naman. Please! At yun na nga, bago tayo mag-simula sa video ito, magkakaroon muna tayo ng konting disclaimer na lahat ko nang sasabihin ko ay base lamang sa aking sariling kakanasan at sariling opinion. Magkakaino po tayo ng experiences, maaaring parehas yung nararamdaman natin, pero magkaiba po tayo ng diagnosis. So yun na nga, December na. So yun, malapit na naman ang Christmas, malapit na naman ang holiday seasons. At alam ko ang naiisip mo. At alam ko din na ang mga warriors ko, or ang sabi natin yung mga mental health warriors, hindi ko nila lahat, pero karamihan, isa ito sa ayaw nilang season, yung holiday season. Bakit nga ba? Actually, ako dumaan din ako sa stage na yan na ayaw ko ng holiday season. So, magbibigay ako ng mga ibang reasons kung bakit ayaw ko ng holiday season before nung tayo nasa kasagsag, pasagsag, nung nasa kasagsagan pa ako ng battle ko, ng mental health battle ko. So, yun. So, yun na nga. Alam ko karamihan, or hindi naman, hindi ko alam kung karamihan, basta meron mga warriors natin na ayaw nilang holiday season. Ako before, kung ba, isang reason kung bakit ayaw na ayaw ko ng holiday, unang-una, since diagnosed nga ako ng anxiety, depression, and panic attack. So, unahin natin may depression, wala akong energy. Wala akong gana na mag-celebrate ng holiday. Kasi nga, what for? Parang ganun. Ano pang, bakit pa? Anong magagawa niya sa akin? May mababago ba? Or gagaling ba ako pag ako ay mag-celebrate? Isa yun sa reason ko dati. And at the same time, since may anxiety tayo at panic attack, alam naman natin na kapag holiday seasons, ito yung maingay, yung paligid, bawat kalye, mayroong nagkakantahan, may nagtatawanan, may nagpapaputo, firecrackers. And isa yun sa fear ng may anxiety or panic attack na once na nakarinig ka ng biglaang ingay, bigla ka na lang magpapalpitate, and at the same time, andyan na yung bigla ka na lang mag-overthink. Hala, ano kaya yun? Anong nangyari? Mayroon kayang masama nangyari sa labas? Ba, ano na kaya? Ganito, ganyan. And isang reason din kung bakit ayaw ko ng holiday seasons before, kasi ito yung season na kailangan mong makihalumilo sa iba't ibang tao, lalo-lalo sa mga kamag-anak mo. Kasi syempre, andyan yung dadalaw kayo, andyan yung dadalawin kayo sa bahay ninyo, ng mga kamag-anak ninyo. And once na makipag-mingle ka sa ibang kamag-anak mo, tapos iba yung pakikitungo mo, biglang sasabihan ka na lang, ano nangyayari sa'yo? Parang nagbago ka na. Or di kaya naman, kung hindi man ganon, andyan yung nagkakaroon ng discussion sa una, discussion, pero sa bandang huli, andyan na yung parang na-awkward ka na, na-off ka na sa topic, kasi nandoon na yung tinatanong ka na, oh, kumusta ka? Ano na nangyari sa'yo? Ano, kumusta na yung buhay mo? Ano ng trabaho mo? Ano ng ginagawa mo ngayon? Anong pinagkakaabalahan mo? At kapag sumagot ka, andyan yung ikinukumpara ka na sa iba't ibang tao, or sabihin natin sa mga pinsan mo, sa mga kapatid mo, or hindi kaya sa ibang tao na, oh, si ganito nga, ganyan na, oh, successful na, ang dami ng achievements, dami ng ganyan. So, instead na nabuboost yung confident mo, mas lalong bumababa, mas lalong nadadagdagan yung reasons, or mas lalong nadadagdagan yung trauma at sintomas ng depression mo. Kaya ayaw na ayaw ko dati na makimingle or di kaya makisalamuha doon sa mga kamag-anak or sa minat, sa kapitbahay or sa ibang tao. And at the same time, alam naman natin na kapag holiday season, so yan yung ang daming handa, ang daming pagkain, ang daming ganyan. Pero since nandun ka nga sa state of depression, wala ka namang ganang kumain, wala ka namang ganang
wala ka namang ganang makiupo doon, makisalamuha, wala ka namang ganang makikain, ika nga, wala ka namang ganang makiselebrate. And at the same time, pag si anxiety or panic attack naman yung medyo kumakalabit sa'yo during the holiday seasons, andyan yung nag-overthink ka. Syempre, daming pagkain. Halo-halo yan. Hindi, karamihan ha. Hindi ko sinasabing lahat, pero karamihan ng mga handa ay hindi healthy. Andyan yung mamantika, andyan yung puro pito, puro lechon-lechon, mga ganyan-ganyan. Tapos yung mga matatamang pagkain. Andyan yung nag-i-start ka mag-overthink. Naku, pag kumain kaya ako nito, baka mamaya bigla na lang ako sumpungin mamaya. Hanggang sa hindi mo na maiwasan yung... Kasi once na nag-start yung overthinking mo, sunod-sunod na siya yung hirap na niyang pinkilan. Hanggang sa bigla ka na lang hindi mo mamamalayan. Napalpitin ka na, na andyan na yung parang feeling mo, ina-attack ka na sa puso. Yung feeling mo na kamatayan mo na, sabi na natin kamatayan. And at the same time, kaya ayaw ko ng holiday seasons before, kasi kapag yung depression kasi ayaw mo makihalo sa mga aming tao eh. At the same time, kahit yung may anxiety at panic attack, ayaw mo makihalo sa mga aming tao. Dahil pag depression, yun na, wala kang gana. Pag anxiety or panic attack, andun yung overthinking mo na what if bigla na lang akong bumulagta sa harapan nila, nakapagtawanan ako, or what if ganito yung mangyari, imbis na nagse-celebrate ang lahat, bigla na lang magkakagulo, bigla na lang may mag-iiyakan, bigla na lang may mag-aalala dahil sa nangyari sa'yo. So yun, isa yun, yun yung mga bagay kung bakit ayaw ko ng holiday seasons dati. Pero unti-unti, kagaya na sinabi ko sa inyo, unti-unti nyo naman, excuse, unti-unti mo naman siyang mamamanage na hindi naman kailangan biglaan. So ngayon, kung dati, ayaw ko ng ganito, ang ginawa ko kasi before, yung mga fears ko, unti-unti ko siyang hinarap. Unti-unti kong ine-expose yung sarili ko doon sa mga fear ko. And yun na nga, unti-unti ko rin na-overcome. Kaya ngayon, pag holiday season, andun na, bumabalik na yung dati na excited kang makita yung mga kamag-anak mo. Actually, ngayon nga, holiday, nag-aantay ako ng invitation sa mga kamag-anak. Kasi sabi ko, once na may nag-invite sa atin, doon tayo magse-celebrate ang holiday kahit umalis tayo dito sa bahay. So, yun. Kaya para sa mga kagaya kong warriors, o sa mga warriors ko, kung kayo ay natatakot, o kung kayo ay ayaw ninyo ng mga holiday seasons, naiintindihan ko po yun. Pero, huwag kayong mag-alala. Maaring ngayon, maaring sa ngayon ay ayaw ninyo ng mga holiday seasons or any occasions, pero in time, darating din yung point na unti-unti kayong babalik sa dati na yung excitement ng gift-giving, yung excitement na makikita mo yung kamag-anak mo, yung excitement na maraming handa, yung excitement na yung magsasaya ka lang. Yung magsasaya ka lang doon sa okasyon na yon. Darating din yung point na babalik sa dati. Yung kung ano nga ba yung meaning ng celebration na tinatawag natin during holiday seasons or di kaya naman sa kahit na anong okasyon. So huwag kang mag-alala, magiging okay din ang lahat. Okay? So yun lang. Maraming